mayroong isang film na ang title sa Mexico ay Cristeros, tagapagtanggol ni Kristo. Sa English ay For God's Greater Glory. Kwento ito ng Mexico nang ito ay napa sa ilalim ng isang dictatorship at sinupil ang pananampalatayang Katolika na siya namang nagtulak sa mga Mexican to put up a revolution at malaking revolusyon na pinangunahan ng mga Cristeros, mga tagapagtanggol ni Kristo. At ang kanilang battle cry ay Viva el Cristo Rey! Mabuhay ang Haring si Kristo! At hindi nila pinahintulutan ang pamahalaan na supilin ang kanilang pananampalataya, isara ang kanilang mga simbahan at sirain ang mga larawan upang maalis ang pananampalatayang Katolika sa mga tao. Nabuo ang revolusyon. Maraming napatay na mga mananampalataya, sinunog, binitay, at kung ano-ano pa. At ang pinakadulo nito ay isang bata, Jose ang kanyang pangalan. Malikot, inosente, subalit naging malakas na tinig na sumisigaw, Viva el Cristo Rey. Hindi hinayaan na mamayagpag ang batang ito, kaya dinakip siya ng kapangyarihan na mga namumuno na mga komunista. Pinarusahan, hinagupit, hanggang isang araw, nilagyan ng tanim ang kanyang pagbitay. Isang batang inosente, bibitayin dahil lang sa pagsigaw, Viva el Cristo Rey. Nakiusap ang ninong niyang mayor sa batang ito, Surrender your faith. Don't shout. Just keep quiet. Sabihin mo, tinatalikuran mo si Kristo and you will live. At lalo namang isinigaw ng batang ito, Viva el Cristo Rey! At walang magawa ang mga kamag-anak na nasa pamahalaan, maging ang kanyang ina, anak, alang-alang sa akin. Talikuran mo si Kristo. At umiiyak ang batang ito na sinasabi sa kanyang nanay, Viva el Cristo Rey. Sa pinakadulo ng parusa sa kanya, ang kanyang paa ay inuukit ng kutsilyo. At sa tuwing babaon sa kanyang paa ang kutsilyo, sumisigaw siya ng Viva el Cristo Rey. At hindi mapatalikod ang batang ito sa kanyang pananampalataya. Habang bumabaon ang kutsilyo, lumalakas ang kanyang sigaw. Pinalakad siya sa plaza upang ipakita sa mga Katoliko, they will all die if they do not turn their back from Christ. At habang lumalakad ang bata, nakatatapak ng mga bato, nagdurugo ang mga paa, sumisigaw siya, Viva el Cristo Rey! Doon sa tapat ng kanyang hukay, huling pakiusap, huwag ka nang kumibo,
huwag ka nang sumigaw. At sa huling pakiusap na iyon, tumingala siya sa langit at sinabi niya, Viva el Cristo Rey! Binaril ang bata at namatay. Ngunit bago siya namatay, gumuhit siya ng larawan ng krus. Doon dumaloy ang dugo ng batang ito. At habang gumuguhit ng krus sa lupa, sumisigaw siyang, Viva el Cristo Rey! Hindi ito nakalipas sa paningin ng simbahan. Ang batang ito ay naging santo dahil kay Kristong Hari. Ano ang ipinakikita ng pelikulang ito, For God's Greater Glory? Na ang kapangyarihan ng hari na mga namumuno, maging ng pangulo, mayor, barangay captain, police, ay kapangyarihan na nabubulok sa kanyang sarili. Sabi ng isang ekonomista, power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Iyan ang nangyayari sa kapangyarihan na hawak natin sa ating kamay. Kapag nakalimutan natin ang kapangyarihan ng tao ay nakaugat sa kapangyarihan ng Diyos, isang araw, babaril din tayo na ang palagay natin sa ating sarili, tayo ang hari. Isang araw, we will curse God dahil ang tingin natin sa ating sarili, we are God. When we forget that the power is rooted in Christ. Ang batang ito, si Jose, nakita niya na ang kapangyarihan ng kanyang tinig ay hindi mabubulok dahil ito ay tinig ng kapangyarihan ng Diyos na ang nagwawagi ay ang kabutihan at ang pagmamahal ng Diyos. Kapag tinawag kang hari, pangulo, o ano paman, laging kaugnay dito ang pagkabulok kapag ka ang kapangyarihang ito ay inangkin natin para sa ating sariling kapakanan. Kung inangkin ni Kristo ang kanyang paghahari, nabulok na rin sana ito. But the power of Christ is the power of love. And the throne of Christ is not the noble throne of the king or the queen, but the cross where he was nailed and where he died. Kaya ang kapangyarihan ni Kristong Hari ay kapangyarihan upang magmahal, upang magpalaya, hindi upang maniil, hindi upang mabulok. Sabi ni Martin Luther King Jr., what is needed is a realization that power without love is reckless and abusive. Na kapag ginagamit natin ang ating kapangyarihan na malayo sa pagmamahal, aabusuhin natin ito. We will just simply kill and curse God. And love without power is sentimental and anemic. Kapag tayo ay nagmamahal at hindi ito na ipahayag sa kapangyarihan, hindi ito buhay na pagmamahal. Dugtong pa ni Martin Luther King Jr., power at its best
is love, implementing the demands of justice. Ang kapangyarihan sa kanyang dalisay na kahulugan ay pagmamahal na isinasakatuparan ang hinihingi ng katarungan. And justice at its best is power correcting everything that stands against love. Ang pagharap natin sa kapangyarihan sa ating pang-araw-araw na buhay ay dapat na sinasala kung ang kapangyarihang ito ay hinahadlangan ang tunay na pagpapahayag ng pagmamahal. Kapag hindi tinatama ng kapangyarihan ang mali, then it is a corrupt use of power. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay isinasalarawan at nagniningning sa krus ng ating Panginoon, kung saan nangungusap ang dakilang pagmamahal ng Diyos. Viva el Cristo Rey! Magnilay tayo.